Ilang araw na lang at 2023 na. Pero bago po matapos ang taon, babalikan muna natin ang ilan sa mga pangalan at kwento tumatak sa mga balita. Ngayong taon, iba't ibang mukha ang naging laman ng balita. Mula sa mga mukha ng pagsubok. Buti hindi pa tayo makyat dun. How many years? Mukha ng iba't ibang issue. How old is he? 40 mukha plus? Mukha ng politika. Kabilang ang ating mga bagong leader na sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Before ng laro. Pati ilang mukha ng inspirasyon at tagumpay. Sa sports, sinubaybayan ang tagumpay ni na Heidi Lynn Diaz, Alex Ayala, EJ Obuena at Carlos Yulo na nakakuha ng mga parangal para sa bansa. Inspirasyon din mula naman sa showbiz ang global superstars na BTS. At ang mag-asawang Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Ilan lang sila sa mga mukha ng balita na pag-uusapan natin mula ngayon hanggang matapos ang taon. At unahin na po natin ang isa sa mga newsmakers sa showbiz na kalilipat lang sa bago nilang tahanan. Siyempre, ang primetime king and queen ng GMA Network, sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Magandang hapon po sa inyo, magandang hapon. Magandang career. Kunting renovation lang yan, ganda na yan. Kunting renovation. Kinumpleto mo ang ibig sabihin ng totoong buhay. Magandang wedding. Magandang pamilya at magandang bahay. Ano man ang meron at ine-enjoy ni na Kapuso Primetime King and Queen Ding Dong Dantes at Marian Rivera, tulad na marami, lahat yan, dati lang nilang pinangarap. Kailan yun na-decide na, okay, ito na yung panahon para magpatayo ng bahay? Tsaka bakit, I mean, parang hinintay nyo talaga, di ba? Hindi nyo ginawa kaagad. Nung kinasal kami, malinaw sa amin na bubuo kami ng pamilya at kung magkakaanak kami ay bibigyan namin sila ng oportunidad na maging maayos yung buhay nila. So sabi namin hanggang nagtatrabaho, nakakaipon, parang wala namang sigurong isang pamilya na hindi pa pangarapin magkaroon ng kanilang dream house. Lahat yun ay pinangarap namin na salamat sa Diyos at ibinigay kami ng pagkakataon na makapagtrabaho. Magandang malaman mo kung ano yung pangarap, ano yung goal. And syempre mas maganda kung may kasama ka na mangarap towards that same goal. We also have to realize na it takes a lot of hard work para makamit yung goal na yun kasi hindi siya instant. So isipin nyo, parang 20 years ago, pareho ang gusto naming makamit. And kinailangan ng matinding pagtsatsaga, matinding pagpupuyat. Along the way, pwede kang umayaw, bumigay. Pero dahil malinaw yung gusto nyo mapuntahan, talagang kailangan nating marating. So it's not easy kasi nakikita natin yung katapusan na, pero ang daming pinagdaanan para marating ito. Nasabi dati ni Dong na dalawang dekada in the making ang kanilang dream house. Yan daw ay dahil bago sila, inuna muna nila ang mga pangangailangan ng kanilang mahal sa buhay. Lahat sila nakapagtapos, lahat sila okay, may kanya-kanyang tahanan, ganun. Isa sa mga naging proseso, although hindi naman talaga sa sinadya, but looking at the timeline and the journey, mukhang ganun yung naging pakay. Si mama iba eh. Si, in a case iba naman kay eh, mama, hindi talaga. Parang si mama talaga, parang ako yan eh. Parang mahilig yung maipon, mag-build ng mga investment, parang gano'n. So, baliktad naman ako sa kanya. Parang siya naman sinecure niya na maging okay ako bago maging okay siya. Laking lola ko, so sinecure ko yung lola ko na kailangan okay siya. Everyday happy siya. Everyday lahat ng gusto niya nakainin, nandyan para sa kanya. Parang ganon. So hanggang kaya ko ibigay lahat ng pwede kong ibigay. Ang bottom line, kailangan lang alam namin na yung mga mahal namin sa buhay ay okay. Ma-extend namin yung happiness sa kanila. We also recognize na lahat to is given to us. Parang everything comes from the Lord. Sabi nga ng daddy ko parate. Parate yung pinapaalala sa amin. Lahat yan bigay. So kahit anong pagpupukpok mo, kung hindi mo oras, hindi mo oras. La 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 la
Kahit busy sa daddy duties at showbiz career, abala rin sa kanyang civic work si Dong, na honorary member ng PMA Sanghaya Class of 2000 na kanyang paraan para maipakita ang pagmamahal sa bayan. A choice ko rin to serve under as a reservist sa military. Through my profession, kumbaga yung skills ko, yun ang pwede ko makontribute sa organization na yun. Yung pagiging media practitioner ko, yung pagiging filmmaker ko, yung pagiging storyteller ko, these are things that I can contribute to the organization kung may pangangailangan. Pag nakikita ng mga anak ko na nakaporma siya, sir, gumagano'n yung mga anak ko sa kanya. So, at alam ko din na kaya niya gusto din pumunta dun sa ibang bahagi ng aspeto na pangarap ngayon sa kanya. Eh, gusto talaga niya i-share ko ano yung knowledge niya meron siya para makatulong sa ibang tao. Umaasa si Dong at Yan na lumaki rin sana ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto to pay it forward, tulad na lang ng kanilang ginagawa ngayon. Dong and Yan, thank you so much. Meron ba kayong mensahe sa mga kapuso natin na parang magbigay inspirasyon sa kanila ngayong holiday season at sa pagpasok ng bagong taon? Merry Christmas mga kapuso! Siyempre ang wish namin ay ang masaya na kasama-sama at buo ang pamilya nyo. And sana mas pagpalain tayo ng Panginoon next year. Diba? Bagong taon, bagong buhay para sa ating lahat. Maging mas okay ang lahat sa mga paparating na taon. So kasi alam din naman natin maraming mga nangyari this year. So yun, and sa lahat ng mga may pangarap, sana ay huwag po kayong magsawa at mapagod mangarap. Basta huwag kalimutan na kailangan talaga ng hard work. Hard work yan, dedication, and most importantly, commitment. Solid ang iyong pananampalataya na huwag kang bibitaw kahit anong mangyari.